Ilan po sa investment pledges na nakuha ng Pilipinas sa Japan ready to go na? Ayon yan sa DTI at upang talakayin yan, makakasama natin si Assistant Secretary Glenn Peñaranda ng Trade Promotions Group ng Department of Trade and Industry. Sec, magandang umaga po. Magandang umaga, Aljo. Maraming salamat sa pagkakataon na kasama uli sa programa ninyo. Ilang investment na po, Asec? Investment pledges na nakuha ng Pilipinas mula sa pagbisita ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. At tinatayang mga nasa magkano lahat-lahat po itong investment pledges na ito. Thank you, Aljon. As nabanggit na nga po ng Presidente na Gilbert, as of the time we arrived, ang total ng investment pledges natin ay umabot na ng $13 billion. Pero gusto kong sabihin po na hindi pa tayo tapos sa pagbibilang dahil marami pa pong mga business interests na hinihintay naming magkaroon ng impormasyon. At saka po yung bisita kasi ni Presidente ay nag-generate ng increased interest in the country, no? So ito pa lang ang nabibilang namin. At saka itong mga investment pledges na ito po will be in sectors na very active ang Japan sa Pilipinas, such as electronics, sa automobile and auto parts, sa energy. Kasi karamihan po, and halos lahat na mga Japanese operations, sinasabi nila na kailangan nila yung green energy. Kaya nag-i-invest rin po sila doon. Meron din po sa software development, sa telecommunications, infrastructure. Meron din po sa agriculture, like expansion of plantations for pineapple. At saka property development. Kasama din po yung wiring harness at saka printers kasi po maraming mga Japanese big companies na nandito na sa atin. Gusto rin idagdag, Aljon, that dagdag pa dun sa mga business agreements. Nabanggit na nga na meron tayong more than 150 na business delegation na pumunta doon at sila po ay nagkakaroon ng business-to-business meetings. So, hinihintay pa lang namin po yung resulta ng mga business meetings sila. But the feedback so far, nun sa mga sumali doon, ay they were very happy with the meetings. Kasi po, as you know, Japan is a good source of technology and it's also a big market for many of our products. The companies who participated po sa B2B were around 80 companies and they had about 300 meetings. So, sa palagay ko po ay mas marami pa tayong mabibilang na potential investments and also partnerships dahil sa pagbisita nito sa Japan. Opo. Ilan po dito ang sinabi ng DTI na ready to go na? At ano po yung mga specific, no, investment pledges na handang-handa na o ready to go na? Asek. Pagtitingnan natin po yung mga investment pledges na to, marami dito ay manufacturing, no? Kausap po ng aming team doon sa China yung mga companies at saka karamihan nito ay mga expansion plans nila. So if you look at the number, there are around 21 of them that out of the 33, no, kasi yung dalawa po cooperation agreements between DTI and JETRO at saka yung sa entrepreneurship nasa grupo nila Joey Concepcion. But so for the 33 agreements po, karamihan nito ay manufacturing at saka ang timelines ito is within the next 3 years. So I think about 21 of them will be ready to go. Pa, gaano karami na sa investment pledges ang nakarehistro na sa Board of Investments, ASEC? Tinitingnan pa namin po yung specific plan sila pero kausap na po ng ating BOI, ng PESA at iba pang mga investment promotion agencies ito. No, pinagdiinan po ni Presidente na mahalaga na ating i-facilitate itong mga projects na to. Kaya
Ang DTI po kasama ng iba pang mga ahensya na involved sa mga projects ay magkakaroon ng mga account officers to make sure na itong mga proyektong ito ay matutuloy at para tulungan po yung mga proponents ito. Pangalawa, na nabanggit na po na ang nag-issue ng executive order for the green laning of significant projects. So yung mga projects po na resulta ng ating presidential visit, ito po ay bibigyan ng priority na doon sa green laning para po we can accelerate the implementation of these projects. Gaano katagal bago natin maramdaman dito sa bansa ang epekto po ng mga pledges na ito na nasil ang Pilipinas with Japan? Based on the information projects and nabanggit rin po ito ni Secretary Pascual, the most of the time frames are within the next 3 years, no? It will take time po to set up the factory or to put up the power plant, but we feel that within the next 3 years mararamdaman natin some of the projects po within this year i-implement na, but definitely within the term of this administration. Ang bottom line po lahat dito ay it will generate the jobs. Na report na nga po na based on what we have now, we are expecting na around 24,000 jobs will be generated out of these investment pledges. Ano ang ginagawa ng pamahalaan para mapadali para sa investors ang pamumuhunan dito po sa Pilipinas? Nabanggit ko nga kanina na we have this green laning initiative ng government na para matutukan ito mga projects na to. At saka yung streamlining the process and procedures, at saka yung pagkakaroon ng account officers sa BOI at saka sa iba pang investment promotion agencies. Kasama din po dito yung aming mga tao doon sa Japan, sa Tokyo at saka sa Osaka na makipag-ugnayan doon sa mga investors in a close way to handhold them as they implement this project. Ito po ay dagdag pa sa continuing efforts natin to make the economy really competitive po, no? Kasi yung investments we are competing with other countries, but we want to be sure that the Philippines will be very competitive at saka will be on the top of mind of the Japanese investors. Sabi nga ni Presidente, no, so to the Japanese companies, when you think of growth, think of the Philippines. Kasi po karamihan ng mga negosyante naghahanap ng mga bansa o mga merkado where there are opportunities for growing. And then with the good economic performance of the country, with a large population, we are offering a very attractive location for these investments. And then as nabanggit po ng Presidente during all the meetings in Japan, ito po yung ating major initiatives for providing an enabling environment. Marami po tayong pinasana ng mga batas o kaya policies that will welcome and support foreign investments in the country. Okay, mensahe o paalala na lamang po, ASEC, sa ating mga kababayan? Alvin, maraming salamat. Ang alam niyo po, sa lahat ng oportunidad na dumarating sa atin, ang pinakamahalagang competitive advantage ng Pilipinas ay yung ating human resources, no? Pero kailangan na we should continue to upskill, reskill, and learn. Kasi po yung ating industries ay they are adopting new technologies and they will require new skills, upgraded skills, para po makasali tayo at we can contribute to this. So lahat po tayo, even mga anak natin, let us have this attitude to learn new skills palagi para handa tayong makasali dito sa new opportunities that business will bring to our country. Pangalawa po, we have to be healthy. A healthy population can be very productive workers. Ito po yung strength natin. And many of the investors, particularly the Japanese, recognize this strength of the Philippines
and they would like to work with us in developing further our human resources so that together we can develop our industries and can contribute to our national economic growth and development. Thank you sa pagsama sa amin ngayong umaga, Assistant Secretary Glenn Peñaranda ng Trade Promotions Group ng DTI. Salamat po.